Tayo po ay manalangin. Maraming salamat aming Diyos sa gabing ito na iyong niloob upang aming sama-samang pasalamatan ang iyong mga pagpapala. Maraming salamat sa pag-iingat sa buong linggong nagdaan, sa biyaya ng buhay, sa kalakasan at sa pag-iingat sa amin sa lahat ng oras. Patawad o Diyos sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa mga nagawang kasalanan at sa hindi pagtupad namin sa mga gawain na nais mo. Samahan mo ulit kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Buksan mo nawa ang aming mga puso't isipan upang maunawaan namin ang nais mong sabihin. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin natin ang sulat ni Josue sa Kapitulo 1, Versikulo 5 hanggang sa mga sumusunod na talata. Walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ay mamumuno sa bayan ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ang liderato ng Israel pagkatapos ng kamatayan ni Moises ay makikita nating tiyak na tatama kay Josue sapagkat siya ay kasama na ni Moises mula pa ng pasimula at ang kanyang pagkaunawa sa mismong gawain ay napakalaki. Ang bagay na ito ay masusumpungan natin na sinabi sa buong kasulatan. Basahin natin, ha? Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa Jordan patungo sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, binibigay ko sa kanila ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog
ay ang disyerto sa silangan ay ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteranyo. Walang makagagapi, gaya na binasa ko sa inyo kanina, sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ay mamumuno sa bayan ito sa pagsakop ninyo nila sa lupaing ibinigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ito po ang mapapansin natin na ibinigay na paraan ng Panginoong Diyos na kanilang gagawin. Lahat ng kanilang tuntungan ay magiging kanila. Mula doon sa kanilang pagkatawid ng Jordan ay makikita ninyo na magpapatuloy sila at tatawid sa Jordan pagkatapos patungo sa lupaing binigay ng Panginoon sa kanila gaya ng sinabi kay Moses, binigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang napakahalaga at kinakailangan nating masumpungan. Ang kinakailangang tandaan lamang ni Josue at ng buong Israel ay ang mga bilin ng Panginoon. May mga pangako sa kanila, ngunit ang bilin ay kinakailangang gawin nila. At ito ay napakahalaga para kay Josue. Una, magpakatatag siya at laksan ang kanyang loob. Ito ay mahalaga sapagkat ang pagpapatuloy ng kanilang gawain ay napakalaki. Sasakupin nila ang isang lugar na sinasabing ang mga tao ay mga higante at nakukutaan ang mga bayan, mahirap na sakupin. At umurong ang sampo sa mga espya na ipinadala doon sa panahon ng ni Moises. Kung kaya't kinakailangan silang maglibot sa loob ng 40 taon upang tigilan, upang ang lahat ng mga tao na nag-alinlangan sa Panginoon at sa kanilang pagsakop doon ay mawala. Natira lamang ay dadalawa, si Caleb at si Josue. Makikita natin na ang mga bagay na ito ay napakahalaga. Sinabi sa kanila, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ay mamumuno sa bayang ito sa pagsakop sa kanila, sa lupaig binigay sa kanila mga ninuno. Ang ikalawang layunin ng kanyang pagpapakatatag at kalakasan ng loob ay kinakailangan makita natin. Ikalawa ay sinabi rito, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang sumuway ng anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon sa ganoong magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Makikita natin dito ang pangalawa. Ang una ay kinakailangang yaong layunin ay nasa sarapan. Ikalawa ay ang pagsunod sa ninanais ng Panginoon doon pa sa buhay ni Moises hanggang kay Josue. Kinakailangang masumpungan niya na hindi siya tatalikod sa anumang utos na ibigay ng Panginoon kay Moises at kinakailangan niya yung sundin. Ikatatlo na ating masusumpungan na ito. Ang kinakailangan nating makita ay hindi lamang yung layunin na nasa ating harapan, ikalawa, pagsunod sa nais ng Panginoon, ang ikatatlo ay walang iba kundi yung masumpungan natin ang ating sarili na tayo ay may kasama. At walang iba kundi kasama natin ang Diyos sa lahat ng bagay na ating gagawin. Ang sabi niya rito, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot at mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta.
dapat natin makita yun. Na tayo kailanman ay hindi mag-iisa sa lahat ng ating gagawin. Iyon ang nakita ni Josue. Sa kanyang buhay bilang isang leader, kinakailangang makasumpungan niya na ang kasama niya ay ang Diyos at hindi siya tatalikuran. Una, tingnan natin. Una ay ang layunin, kinakailangan laging nasa harapan. Ikalawa, ay yaong pagsunod sa lahat ng kautosan na ibinili ng Panginoon. Siya sabi, pagbulay-bulayan araw at gabi upang huwag siyang makaligtado sa mga layunin na iyon ng Panginoon. Ikatatlo, ay kinakailangang makita niyang kasama niya ang Panginoon sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Alam niyo mga kapatid, sa ating buhay ng pananampalataya, lalo na ngayon, kinakailangan nating makita ang katotohanan ito na tayo kailanman ay dapat nakapunto di vista sa isang layunin. At ang layunin ito ay walang iba kundi ang sundin ang utos ng Panginoon para sa atin. Ikalawa, huwag nating kakalimutan ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pananalangin upang masupungan natin kung ano ang nais ng Panginoon na ating gawin. At ikatatlo, dapat nating tandaan na kailanman ay hindi tayo mag-iisa sa lahat ng ating gagawin. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga pagkilos. Ito ang kinakailangang makita hindi lamang ng Kalabay Evangelical Church, kundi ng kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines. Na makita natin, unang-una, ang layunin ng Diyos sa pagkatatag ng United Church of Christ in the Philippines, lalo na dito sa Kalamba. At ikalawa, dapat nating sundin ang nais ng Panginoon na sinasabi ng banal na kasulatan na kinakailangang gawin natin ng buong buo at hindi kinakailangang pira-piraso o hiwa-hiwalay. At ikatatlo, kinakailangang makita natin na ang Diyos ay ating kasama sa lahat ng bagay na ating gagawin. Mga kapatid at mga kaibigan, dapat nating makita ito at masumpungan sapagkat ito ang tanging paraan ng Diyos upang maging matagumpay ang isang tao sa kanyang pagsunod sa Diyos at ang isang iglesia sa kanyang pagkilala na ang kanyang Panginoon ay kanyang kasama at ang isang kabuuan ng samahan na masumpungan ito na ang Panginoon ay nilulualati sa lahat ng pagkakataon. Sana ito ang ating maging layunin sa ating panalangin at pagnanais na ang Panginoon ay sunding lagi. Pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito. Dumako po tayo sa ating sama-samang pananalangin. Dumudulog kami sa iyong presensya, aming dakilang Diyos. Dala ang aming pasasalamat dahil sa mga kaganapan na aming nararanasan, kung saan ay aming naramdaman ang iyong patuloy na kabutihan. Maraming salamat po sa patuloy mong kalakasan na ipinagkaloob sa amin. Sa iyong paggabay sa amin, sa aming magawain sa araw-araw, sa mga pagkakataon na kami ay makapagtrabaho, makapagkilos. Salamat sa iyong pangunguna sa amin at pagbibigay kagalakan na kami ay makapaglingkod at makapag-abot sa aming kapwa. Nagpapasalamat din kami sa aming mga natapos na gawain sa buong linggong ito. Sa iyong pangunguna ay naging maayos ang aming mga pagpupulong, mga ugnayan, maging ng pinaplano naming gawin sa buong linggo. Salamat sa karunungan na kaloob mo sa amin. Salamat sa pagsasama-sama ng bawat isa at pagkakaloob, pagbabahagi ng kanyang kakayanan upang magdudulot ng kalakasan sa bawat isa. Salamat po sa iyong pag-provide sa amin sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Lagi naming nasumpungan ang aming mga pangangailangan, lalo't higit mga pagkain namin sa misa. Salamat po sa
masaganang biyaya na kaloob mo sa amin. Salamat din po sa mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan sa buong linggong ito. Salamat sa iyong pagbibigay sa kanila ng kalakasan at pangunguna sa kanilang buhay upang patuloy nilang mararanasan ang iyong kabutihan. At ito ay aming inaasahan na kanila ay mararanasan pa rin sa panibagong taon ng kanilang buhay. Magpapasalamat din kami, Panginoon, sa pagbukas mo rin sa amin ng mga panibagong kaisipan upang maisagawa namin ang mga naisin lalatigit sa bahagi ng aming iglesia. Aming patuloy na pinasasalamatan ang iyong kabutihan dahil sa iyong patuloy na pagkakaisa ng aming mga diwa para sa isang pagmamalasakitan at paglilingkod na mayroong pagmamahal at kagalakan. Ang iba pang mga pasasalamat ay dadalhin po ng bawat isa upang dalhin sa Panginoon ang mga personal na katugunan sa kanilang mga idinudulog sa Diyos. Panginoon, sa gabing ito ay lumalapit kami, dala na rin ang aming mga kahilingan sa iyo. Ikaw po ang nakatatalo sa mga kalalagayan ng bawat isa, lalo tigit sa aming mga kapatid na dumaranas ngayon ng matinding hamon ng kalusugan dahil sa karamdaman. Niling namin ang bawat tahanan na iyong pong kupkupin ang iyong pagmamahal upang maranasan nila ang iyong kagalingan. Ang sama-sama naming pananalangin para sa kanila, nawa ay magdudulot ng kapanatagan sa kanilang buhay at buhay pamilya upang manatili silang magtitiwala sa iyo at magdudulot sa kanila ng katatagan at kapanatagan. Nihiling namin, Panginoon, na kumilos ka po, lalo't higit sa mga pangangalaga at mga gamot na ginagamit upang sila ay lumakas. Dalangin namin na nawa ay pagpalain mo po ang mga ito upang magdudulot sa kanila ng ibayong kalakasan at mapagtagumpayan ang at mapanumbalik ang kalakasan. Patuloy namin dinadalangin ang aming mga kapatid na nasa kanilang tahanan din, lalo tigit sa tahanan at magkapatid ng Atilus, Atibilin at Kuya Edi. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong pagkupkup sa kanila upang ang kalakasan ay kanilang maramdaman. Ikaw po ang nakababatid sa kanilang kalalagayan at sa panahong ito ng mahirap na maisagawa ang pagpadama ng aming personal na malasakit. Subalit ay kami natitiwala na masigit na mas nakapagbibigay ng lakas ang aming sama-samang pananalangin at pagpapadama na sila ay kasama namin na
idinudulog sa iyo para sa kanilang kalakasan. Lalo't higit ay masumpungan nila ang iba pang mga pangangailangan. Dinadalangin namin si Leia, maging si Maro, ang kanilang tahanan na patuloy na nangangalaga, maging ang iba pang mga relatives nila na bigyan din po sila ng katatagan. Aming dinadala sa aming mga panalangin ang patuloy na mga gawain ng iyong iglesia sa dakong ito. Mga pinaplano naming mga pag-aayos ng mga kailangan ayusin sa aming building. Ang aming darating na pagpupulong sa darating na linggo, sa September 19, ang iyon nawang karunungan at kabukasan ng puso ng bawat kaanib ng aming konsilyo upang maisagawa at maiplano namin ang iba pang mga gawain ng mayroong pagkakaisa sa tunguhin at sa naisin alang-alang sa aming paglilingkod sa iyo. Dinadalangin namin, Panginoon, maging iba pang namin mga kapatid na di man namin naabot physically pero kasama sila sa aming mga pananalangin para sa iyong pagkukup. At nawa ang mga iba pang mga paghahanda namin sa iba't ibang mga gawain ay patuloy na magdudulot sa amin ng ugnayan bagamat hindi kami nakikita kita-kita physically, subalit kami ay nagtitiwala ng aming mga diwa ay patuloy na nakaugnay sa isa't isa lalo tigit sa pamamagitan ng aming pagdadalanginan. Amin ding dinadala ang kalalagayan ng aming koperensya sa kanyang mga gawain at mga plano pang isa sa gawa. Nawa ikaw po ang patuloy na mangunguna habang inaayos namin ang mga bagay-bagay, mga gawain at mga pagsasagawa ng mga paghahanda para sa pagpapatuloy ng iyong misteryo sa pamamagitan ng mga kumitis at iba pang involved dito, mga CROs. Pagpalain mo ang mga pagsisikap ng mga samahan ng aming kumpirensya upang makapagdaos ng iba't ibang gawain sa kaparaanan ng naaangkop sa aming panahon ngayon. Ganon din ay patuloy namin hindi nadalangin ang ministeryo na isinasagawa ng United Church sa kabuuan. Dalangin namin ang iyong pagpatnubay at gabay, lalo tigit sa bahagi ng National Church, sa kanyang pagampan ng tungkulin bilang tagapanguna at ang mga nais na iparating hanggang sa iglesia lokal ay ito ay maisagawa. Patuloy namin dinadalangin maging ang kalalagayan namin ngayon ang aming bansa, ang mga nangangalaga sa mga may sakit, lalo tigit ang mga frontliners. Habang batid namin ang mga pangyayari at kaganapan sa aming bansa, Panginoon, dulot ng iba't ibang mga hindi kaya-ayang mga gawain na lalong nagpapalugmok sa aming bansa at iniwan ang matinding pangangailangan ng mas nakararami. Tuloy namin dinadalangin ang aming mga namumuno. Nawa ay makita nila ang liwanag ng
Panginoon upang makita nila ang mga pangangailangan, mga taong naghihintay ng tulong, ma-address ang mga maraming suluranin at ang maraming mga taong naghihintay upang makaranas ng pagmamalasakit ng aming gobyerno. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ito ay magkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng maayos na pamamahala ng aming gobyerno. Panginoon, ang aming mga naisin, maging ang mga bawat tahanan na aming kinabibilangan, ang iyong patuloy na pag-iingat, ang siyang laging ipagkaloob upang patuloy naming maranasan ang katatagan sa aming pagkikihamok at pagkilos araw-araw ng may buong kaligtasan at protection dahil ikaw ang laging namumuna sa amin. Meron pang mga kahilingan ang aming mga kapatid at na sa kanilang pagdulog nawa ay makasumpong sila ng katugunan sa kanilang mga inilalapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga paalaala ng iyong salita. Sapagkat nakikita namin ang aming buhay bilang isang iglesia, bilang isang mananampalataya, na mayroon kang atas na kami ay sumunod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy po ninyong buksan ang aming mga paningin, ang aming mga isipan, upang makita namin ang layunin na ninanais mong gawin sa aming panahon, sa aming kalagitnaan, sa lugar na aming kinalalagyan, dito sa Kalamba, dito sa Laguna, dito po sa Pilipinas. Huwag ninyong bayaan, Panginoong, maalis sa amin yung layunin na ninanais mong lagi naming dalhin. Walang iba kundi ang makilala ng mga tao, ang tungkol sa iyong bugtong na anak, sa kanyang pagkabuhay dito sa mundo, pagbibigay ng kanyang sarili upang tubusin kami sa aming kasalanan, ang kanyang pagkabuhay na maguli na sa amin ay nagbigay ng lubos na katwiran. Dalangin namin, Panginoon, na itong layuning ito ay laging mapalagay sa aming isipan. Gawin namin ang iyong pinakananais. Hindi na dalangin din namin, Panginoon, na tutulungan mo kaming maging mahalaga sa amin ang iyong salita.
na ito'y pagbulayan namin at pag-aralan araw at gabi. At makita mong kami sumusunod ng lubos upang ikaw ay bigyan ng karangalan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga sinasabi mo at pagsunod dito. Turuan mo po kami na hindi lamang magpahalaga sa iyong salita, kundi matuto rin kaming patuloy na tumalangin upang ang aming mga kapatid ay madala sa iyo, upang ang aming bayan ay madala sa iyo, upang ang aming iglesia, Panginoon, ay maging halimbawa ng pagkilala at pagsunod sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat tutulungan mo kaming magpatuloy sa layuning iyon, na niluluwalhati ang iyong salita, niluluwalhati ang iyong pangalan, binibigyan ng kabuluhan ang bahat na itinuro mo sa amin, at yun ay sinusunod namin. Dalangin din namin, Panginoon, na huwag mong aalisin sa aming isipan yung katotohanan na hindi mo kami pababayaan, na lagi mo kaming kasama, na lagi mo kaming tutulungan, na lagi mo iaangat ang bawat isa sa amin. Sa mga panahong kami humihina, kailangan namin ng lakas na galing sa iyo. Sa panahong kami nangangailangan, kailangan namin ng tulong na galing sa iyo. Sa panahon, Panginoon, ng mga pagkakasakit, kailangan namin ang pagpapagaling na galing sa iyo. At sa panahon ng aming kalungkutan, alam naming sapat ang iyong layunin upang pawiin ang aming mga luha at ang kalungkutan ng aming mga damdamin. Dalangin namin, Panginoon, na ituturo mo sa amin, lalo at lalo na, na makita namin ang katotohanan ng ikaw ay aming kasama sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, ganoon po si Josue. Ang kanyang buhay na ginugol upang ikaw ay patuloy na bigyan ng kalwalhatian. Siya rin ang nagsabi na para sa akin at sa aking sambahayan, kami maglilingkod sa iyo. O Panginoon, tulungan mo po ang bawat pamilya ng aming mga tahanan, ng aming iglesia. Dalangin namin, Panginoon, na ituturo mo sa amin na hindi lamang kami nanampalataya para sa aming sariling kaligtasan, kundi para din naman sa aming pamilya na nangangailangan naman. Panginoon, sa iyo po ang iglesia. Sa iyo po kami. At inaasahan namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa aming mga gagawa upang ipakilala niya sa amin ang katotohan ng galing sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ang mga opisyalis ng iglesia. Ituro mo sa kanilang kinakailangang makita sa kanilang mga buhay ang pagsunod sa iyo. At dalangin namin, Panginoon, ang bawat mananampalataya na sumusunod at kumikilala sa iyo bilang tagapagligtas. Patuloy mong iingatan ang bawat isa sa amin. Salamat po sa panahong ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.